sa ating topic, i-recap po muna natin kung ano po ba ang International Marketing Group. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Asia, Middle East, South Africa, USA, Canada, and going worldwide. So kung makikita po natin, ang IMG po is going worldwide po siya. Talagang kahit saan pong panig ng mundo is talagang na-spread out na po ang mission ng IMG. Nakikita po natin sa Middle East, USA, Canada, Africa, at continuous po siya. Continuous lang po tayo dito na nag-e-educate po ng ating mga kapwa Pilipino. Kahit saan man po yung panig ng mundo, maaari po natin na silang ma-reach. Okay, so dito po, ano ba ang mission ng IMG? Ang IMG po is a financial school at ang mission po niya is to create wealth for families so there will be no family left behind. So dito nga po tinuturo sa atin ng IMG na dapat po tayo ay habang nandito po sa ibang bansa at tayo ay ang ating mission ay makatulong din sa ating family, ay the same time ay kailangan po natin na mag-create din po ng wealth natin. No? Hindi po lagi tayong trabaho na lang po ang ating gagawin. So kailangan din po natin na paghandaan din po yung ating future or yung ating retirement savings pagdating ng panahon. So dito po, we focus on educating people on their personal finance, changing people from spenders to savers. So tama po yan. Nag-e-educate po tayo dito. We are a financial educator na kung ano po yung tinuturo sa atin dito, natututunan natin sa IMG, ay ituro din po natin sa ating mga kapwa Pilipino at doon po sa mga tao na gusto rin pong mabago yung buhay nila from spenders to savers. Alam naman po natin na hindi po ganun kadali, di po ba, na mabago yung ating mga ginagawa dati na from spenders to savers. Pero yun po talaga yung dapat natin na mabago, okay, sa buhay po natin. Kasi alam po natin na yung pong mayayaman, ang una po talaga nilang iniisip is yung mag-save po muna sila. At kung ano po yung natitira, then yun po yung kanilang ini-spend or ginagastos. So yun po yung nagiging strategy po nila, kaya sila ay lalong yumayaman. They save first and then pag may natira, and then they will spend. Hindi po katulad natin na tayo po, namulat po tayo, di ba, from spender. At saka gumagastos po muna tayo bago tayo mag-save. So paano po yan kung yung mga ginagastos natin, hindi tayo nakakapag-save sa huli? So ang nangyayari po, mababaon tayo sa utang. So ito po yung tinuturo sa atin na dapat mabago natin sa buhay po natin. IMG offers a total financial solution by learning and adapting our keys of financial concept. So dito po sa IMG, dahil nga po tayo ay a financial school, may tinuturo po sa atin ng mga financial concepts ang IMG. Saglit lang. Okay, so ito nga po yung mga dapat natin na sundin para po tayo ay makapag-build ng ating wealth, ng ating makapag-create tayo ng ating savings para po ito po yung ating makakatulong or makakaagapay sa atin pagdating po ng ating pagtanda. So ito nga po, ang IMG has a 10 million financially educated families by 2025. So ito po yung ating global campaign, no? Financial literacy. So dito po, ang talagang ang mission po ni IMG is makatulong pa po na ma-meet natin yung ating 10 million na target para lahat po tayo ay maging financially educated pagdating po sa ating pananalapi sa ating pagdating sa ating financial strategies natin, okay? Okay. Ito pa ang Cutting Kaiser is a 3-in-1 complete plan. Meron nga po siyang healthcare that covers hospitalization even beyond age 60. At meron na rin po siyang life insurance, protection against loss of life or income replacement po natin habang tayo ay nagtatrabaho. And then investment. Investment na ini-invest po yung ating shares sa mga stocks. Okay? Ito po yung blue chip companies of the Philippines. Kung makikita po natin dito,
hanggang ngayon po talaga nag-ooperate pa rin po yung mga companies na yan, yung mga big companies po yan sa Pilipinas. So makikita natin yung mga investment po natin, dyan po yan nilalagay ng ating fund manager. So talagang matatatag na company po yan, like SM, BDO, yan. So Shell. So ating pong investment ay secured po yan. Okay, ang ating pong big three of IMG, makikita po natin dito si Sir Joven de las Peñas. Sabi nga po niya, the best business in this world is financial industry. And the best business is IMG. So tama po yan, totoo po. Kasi dito po sa ating business na to, no, ang financial industry, yung ito po yung ating ginagawa ngayon. At ito po talaga yung napapanahon na po siya. Napapanahon na siya na business natin dahil dito po, hindi tayo hindi po tayo nagbebenta dito ng mga products, okay? Tayo po ay nagre-recommend lang po kung ano po yung maganda para sa atin. Kung ano po yung mga dapat natin na kinukuha. At the same time, hindi po ito yung financial industry is hindi naman product siya na nabubulok, di po ba? At ito po yung pinakamaganda. At ang best business nga po is IMG. Kung ano po yung tinuturo sa atin ngayon dito, syempre continuous po tayo natututo, okay? At ito po ay ang business natin na pwede rin natin na magamit siya even na kahit tayo po ay tumanda. Talagang napakaganda po nito kasi ito pong IMG is our own business, no? So, kung i-adapt lang po natin siya, napakalaking tulong po nito para po sa atin at sa ating family. At sabi naman po ni Sir Bart for how we teach how money works and how money will work for you. So ito po na talagang totoo po ito. Hindi po natin to talaga kasi alam. Even me, no, hindi pa po ako member ng IMG, hindi ko po alam na meron po palang kung paano gumagalaw yung pera, di ba, sa mundong ibabaw na ito. And kung paano daw din po pwedeng magtrabaho pala yung pera para sa atin. So ayan po, maganda po yung kanilang mission. At sabi nga po ni Sir Noel Arandilla, IMG educates the importance of understanding financial concepts and product. And just like doctor who diagnoses and recommends medicines, not necessary selling medicine. So ito nga po yun, nagre-recommend lang po tayo. We are financial educator na itinuturo lang po natin kung ano po yung mga financial services na makakatulong po sa atin. At the same time, makakapag-save po tayo habang ginagamit po natin itong mga financial services products. Sila po yung three founders na talagang pinag-aralan po nila yung IMG, yung mission po ng IMG na makatulong po sa kapwa Pilipino para kung ano po yung ginagawa na po nung mayayaman dati pa, gusto rin po nilang ituro sa atin para po i-adapt naman po natin sa buhay natin. Kasi syempre, tayo po ang lalong nangangailangan ng tulong na kailangan po natin iangat yung ating sarili sa kahirapan, di po ba? Kasi hindi naman po laging tayo ay malakas, no? Kailangan po natin isaalang-alang din po yung future po natin. Okay, ito po ang isa po sa ating financial concept, sa ating X-curve concept. Ito po yung tinatawag na salamin din po ng ating buhay. Okay? Dito po pinapakita na we have two lines here. Yung pong ating red line, yung law of decreasing responsibility, at yung blue line natin, yung building wealth. Dito po, ito po yung dito natin malalaman kung hanggang kailan ba yung ating time, yung plan, yung line, yung timeline natin, kung kailan natin i-build yung wealth natin. At the same time, i-decrease natin yung mga responsibility natin. For example po, sa aking buhay, ako po ay nag-start na magtrabaho way back 15 years ago. So 20 years po, nandito po sa kaliwa, dito po ako nag-start. No savings po ako dyan. 20 years old po ako. Nag-start po ako magtrabaho sa isang company. Siyempre, yung pong trabaho na tinrabaho po dati is yan po temporary lang po siya, di po ba? Pero kailangan nating magkaroon ng income. Kailangan po nating magtrabaho para sa pera kasi
meron po tayong mga responsibility na kailangan nating i-sustain at saka i-maintain po every month. So, hindi po yan nawawala sa atin, yung mga responsibility na yan. Like food, syempre kailangan po natin kumain, shelter, housing or rent. Pag tayo po ay mga merong nirerentahang bahay, clothing, syempre kailangan din po natin bumili ng damit na angkop po sa ating trabaho, di po ba? And then education, kung meron po tayong mga pinag-aaral or dun po sa mga single na nagpaplano po na magkaroon ng sarili nilang pamilya, syempre kailangan din pong isipin yung savings po para sa edukasyon, di ba, ng magiging anak. And then yung health, ito po dapat meron din po tayo nito na savings para po in case na may mangyari sa atin, sa ating health, syempre, dapat lagi po nating paghahandaan. At yung debt and loan, kung tayo po ay mga may utang or loans dahil tayo ay nagsisimula pa lang po sa trabaho, of course, kailangan din po natin kahit papano, meron tayong nasisave para po yung ating responsibility, napapababa po natin siya over time. And then pag nakakapag-save po tayo ng tama, yung ating building wealth na papataas po natin. Okay? So ngayon po, ako po ay age of 35. Nandito na po ako, malapit na po ako sa X-curve. Ibig sabihin, habang dumadaan yung panahon, yung taon, okay? Yung akin pong X-curve, malapit ko na po siyang mapag-meet. So ito naman po talaga yung ating pinaka-target, okay? Dapat po malaman natin dito sa ating X-curve concept kung kailan natin mapapag-meet yung ating target, yung plan natin, okay? At dito nga po, dahil tayo po ay nagtatrabaho, okay? Habang tayo po ay nagtatrabaho, kailangan nating isipin din yung healthcare natin. Kasi ito pong healthcare, ito po ay makakatulong po sa atin to dahil hindi naman po natin alam kung kailan ba tayo tatamaan ng sakit, di po ba? Kaya sabi natin palagi is bawal magkasakit. Dahil kung tayo po ay magkakasakit, syempre mahirapan tayong mag-build ng wealth natin. Wala tayong magiging savings natin. Hindi tayo makakapasok sa trabaho. So yung healthcare, kailangan natin siyang kailangan din natin isipin to, okay? Kailangan natin na maging secured yung ating healthcare. And then at the same time, habang nagtatrabaho tayo, kailangan din po natin mag-save para sa ating emergency funds. Ito pong emergency fund, ito po yung madali natin na madudukot or makukuha sa ating savings account in case merong may mga emergency na dumating sa atin. Okay, and then dito nga po, pag tayo po ay nakakapag-save at nalaman natin yung pagsisave natin, strategy, okay? At the same time, napapababa natin yung ating responsibility. Eh sa buhay po natin, dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa atin. Eh what if habang nagtatrabaho po tayo, what if I die too soon? Siyempre, kailangan po natin kumuha ng ating protection natin para sa family natin. Ito po yung insurance, okay? Ito po yung insurance na makakapagpuno ng ating kakulangan pag tayo biglang nawala. So, ito po yung instant money or income replacement ng breadwinner pag siya po ay nawala. Para po yung pamilya na may iwan niya is makontinue po yung buhay na meron sila, no? Kasi tayo naman po, gusto natin, di po ba, na mag-iwan din tayo ng magandang legacy natin para sa family natin. Hindi po kasi magandang isipin na bigla po tayong nawala sa mundo and then puro problema pa po yung ibibigay natin sa family natin, puro expenses pa. So dito po, tinuturo sa atin sa IMG na ang insurance din po is napakalaking tulong din po siya para sa pamilya natin. Ito po hindi po sa atin, pero sa family natin. Kailangan po natin na maisip na mag-save, okay? Mag-save po tayo. Dahil pag tayo na po ang inilagay sa box, ito pong insurance na to ang lalabas naman po sa box para po maging kapalit natin. So talagang napakaganda po na meron po tayong insurance na makakatulong po sa ating pamilya para ma-continue po yung kanilang buhay. Okay? And then what if we live too long?
So ito naman po para sa sarili naman po natin to. Syempre, napakaganda rin naman pong mabuhay tayo ng mas mahaba. Kasi makakasama po natin yung pamilya natin. Magagawa pa natin yung mga gusto natin gawin, di po ba? So investment po and long-term care ang kailangan natin para sa sarili natin. Kasi ito pong investment, ito po yung magiging passive income natin pagdating ng panahon ng ating retirement years, okay? At pag meron din po tayong long-term care or yung Kaiser natin, of course, magiging secured po tayo niyan. Hindi po tayo mangangapa, di ba? Pag kunyaring tayo ay nagkaroon ng sakit dahil tayo ay matanda na, at least alam po natin na meron tayong long-term care na aagapay sa atin, makakatulong sa atin habang tayo ay kasama natin ang family natin at tayo ay may mga responsibility pa rin po. Okay? So yung ating investment, yan na po yung magiging money working for you. Yan din po yung tinatawag nating na living on interest na po tayo dyan. Pero pag tayo po kasi is nasa older age na natin, of course, meron pa rin po tayong mga responsibility. Hindi po agad nawawala yung mga responsibility niyan habang tayo po ay nabubuhay. Kasi kailangan pa rin po natin kumain. May shelter pa rin po tayo dyan. Clothing. And yung health po natin, of course, natuto na po tayo. Meron na po rin tayong Kaiser long-term care. So secured po yung health natin. So napakaganda po na matutunan natin to dito sa atin na itinuturo sa atin ng IMG. And then debt-free na rin po dapat tayo dyan. Ibig sabihin, dapat makawala na rin tayo sa utang. Nabayaran na lahat ng utang. Wala na tayong iisipin na utang yan sa ating older age. Parang tayo po ay living on interest na lang. Okay? Na yung ating mga inipon dati, ay ito na po yung ating money working for you na po yan. So ito po yung tinatawag na pwede palang yung pera na ang magtrabaho para sa iyo. So, di ba, napakaganda po na dapat alam na natin to kahit dati pa. Kung ito po ay mas maagang natutunan natin na itinuro na dapat, nalaman natin dapat noon pa. So, dapat po siguro tayo ay mataas na yung ating savings. So, dito po, napakaganda po itong maging pattern po natin para makapag-build po tayo ng ating wealth. Okay, so meron po tayo yung ating solid financial foundation. Ito po yung another concept po ng ating financial concept. So ito naman po is yung ang ating pong solid financial foundation is para daw pong pagpapatayo ng ating sariling bahay. Okay, tayo naman po pag gusto nating magpatayo ng bahay, syempre gusto natin matibay yung pundasyon, no? Para hindi po tayo na nangangamba, di ba? Na every time na may mga calamity dadating or may mga unos or bagyo or lindol, syempre gusto natin yung bahay natin ay secured. Hindi agad-agad magigiba. Kasi kung alam natin na ang bahay natin ay matibay, hindi tayo kakabahan, di po ba? Alam natin na pati tayo, secured tayo sa loob ng bahay. So ito yung tinuturo sa atin na ang pinakapundasyon daw po talaga is dapat alam natin na ang healthcare ang pinakapundasyon po natin sa sarili po natin, okay? Kasi tayo po nagtatrabaho tayo ng 8 hours to 12 hours, minsan po 24 hours pa po yung iba. So dapat malaman po natin na ang healthcare po ang pinaka-importante na pundasyon po natin. Kasi tayo nga po yung makina ng pera, no? Pero kung tayo po is meron ding hangganan yung ating pagpapagod, no? Yung ating hirap. At ito po ay kailangan natin syempre nga suklian yung ating sarili. Yung kung sino yung nagtatrabaho sa atin, yung sarili natin. Kaya kung may healthcare po tayo, kahit po tayo ay magkasakit, alam po natin na tayo ay secured, di ba? So yun po yung magandang regalo natin sa sarili natin na tayo po ay hindi rin mangangamba pag in case na tayo ay nagkaroon ng sakit or karamdaman.
So, ito po ang Kaiser na itinuturo po sa atin. Meron po tayong long-term and short-term care. At kung ito po ay ang pinakapundasyon, syempre, pag meron tayong healthcare, ang sunod naman po dyan is yung protection or life insurance para naman po sa pamilya natin. Ito nga po yung, sabi ko nga po kanina is, malaking tulong, okay? Para mapagpatuloy ng ating family na maiiwan yung ating legacy, yung ating iniwan, okay? Para kahit tayo po ay mawala or yung breadwinner mawalang bigla, sila po mapapagpatuloy nila yung buhay nila. Paglalo na po pag mga family man ano or yung breadwinner may mga anak, syempre kailangan pagpatuloy yung pag-aaral ng anak nila. So, ang insurance po napakalaking tulong po niyan kasi kahit po yung mga final expenses at saka yung mga estate tax, pag meron po tayong insurance, iyan po na instant money po siya. Okay? Instant money na makakapagbayad ng lahat ng expenses na iniwan ng breadwinner. Okay? So, napakaganda po na may maiwan tayong magandang legacy or yung maiisip ng pamilya natin na kahit iniwan natin sila, is nandyan yung magandang imahen mo or magandang image mo dahil naisip mo sila. Okay? Naisip mo sila na kahit wala ka na, is parang nandyan ka pa rin. So, yun po. Okay? And then, pag meron na po tayong insurance for our family, kailangan din po nating isipin na eliminate yung debts natin. Kasi po, ang debts po talaga is, alam naman po natin, kasi tunog po ng debt, na ito po is napakalaking hindrance para po makapag-create tayo ng wealth natin. So, tama naman po yun. Pag tayo po is may utang, of course, hindi po tayo makakapag-start na mag-save. Kaya dito po sa IMG, talagang tinuturo din po sa atin, sa ating financial check-up, kung paano tayo makakawala sa utang. At dito daw po sa ating kautangan ay may dalawang klase. Yung isa po is yung bad debt, na kung ikaw daw ay nangutang lang dahil gusto mong magpagarbo no, ng handa ng kasal or ng 18th birthday ng anak mo or kung gusto mo ring makisabay no, sa mga nakikita mo sa friends mo na pa-travel-travel or bili ng mga gadgets. So, syempre ito yung tinatawag na bad debt. Ito yung utang na makakapagpalubog sa'yo, okay? Ito yung utang na mababankrupt ka dun sa savings mo. Hindi ka talaga makakapag-save pag may utang ka. At ito yung dapat na alisin natin, okay? Sabi naman po, hindi masamang mangutang. Kung alam mo, yung utang mo is a good debt. Ito naman po yung another kind ng utang na yung inutang mo ay ginamit mo sa iyong business or gusto mo na magkaroon ka ng income or nag-generate siya ng income na mas mataas doon sa utang na babayaran mo. So, hindi po masamang mangutang kung alam po natin yung tama, okay, na makakatulong sa atin. So, eliminate debts. Dapat po makawala tayo sa utang para mapataas pa po natin yung ating solid financial foundation. No? At kung, ito po, ang pang-apat po natin is emergency fund. Dito naman po sa emergency fund, dapat daw po kung tayo ay single is 3 months po ng ating monthly salary ay meron tayong savings sa ating savings account. At kung family man or breadwinner, 6 months naman po ang dapat meron tayo sa savings natin. At ito po yung ating madaling madudukot no, sa ating bangko or mawi-withdraw para in case na may mga emergency katulad po ngayon, of course, mapapagpatuloy natin yung ating mga gastusin. Kasi syempre, kailangan po natin na mag-espesa pa rin po. Kailangan pa rin nating mamili ng mga pangangailangan natin kahit tayo po ay nandito sa lockdown nito, nasa pandemic na to. So, kailangan natin kasing ipagpatuloy eh, yung buhay po natin kahit po may mga gantong nangyayari sa paligid natin. At sabi nga po ni Ma'am Shirley,
hindi daw po dahilan, no? Wala na raw pong dahilan para hindi daw tayo makapag-save para sa ating emergency fund. So talagang tayo po dapat alamin natin kung paano ba tayo makakapag-save, okay? Dahil ang dami naman pong pwedeng gawin para tayo magkaroon ng konting savings, no? Kung tayo po is maraming gastos dati, yung mga wants natin na hindi naman po kailangan or hindi naman importante at kung hindi mo naman siya mabili ay hindi ka naman mamamatay. So yung wants na yan, pwede siyang maging savings mo. Parang i-ano lang po natin siya, i-vice versa lang natin, no? Yung savings natin, of course, makukuha natin siya dun sa mga wants. Bawas lang po tayo dyan sa mga online shopping. Siyempre, malaki din po ang masisave natin pag alam po natin yan. And then another is, isipin po natin kung paano tayo magkakaroon ng another source of income or yung mga extra time na tayo po ay nasa bahay lang. Of course, pwede tayo maghanap ng trabaho para pandagdag din po sa ating emergency fund. Okay? So marami pong klase na pwedeng pagkuhanan ng ating emergency fund para ito po yung lagi natin na madaling makukuha, no? Madali nating mabubunot sa ating savings account. And then, pag kumpleto na po tayo dyan, ito po yung best time para naman po sa ating investment. Ang investment po is dalawang klase po siya. Isang solid investment. Ito po yung ating mga ari-arian or properties like yung bahay natin, yung sasakyan, yung mga alahas, at yung mga ating properties, yan, investment po yan. Pero kung pang sarili lang po natin siya, iyan po ay pang sarili at tayo may ginagastos dyan, syempre, may mga maintenance, may binabayarang mga repairs, liabilities po ang tawag dyan. Okay? So, yung another investment po natin is yung liquid investment or yung tinatawag na paper asset. So ito naman po yung ginagawa ng mayayaman. Yung investment po sa bonds, sa equity, sa stock online, at saka yung mutual fund po natin like yung most 18 natin. So maganda rin pong mag-invest sa liquid asset dahil ito po isang way din po ito para makakapag-save po tayo sa ating towards po dun sa ating plan, ano? Kunyari for example po for retirement natin or for education po ng anak natin. So ito po yung another way of investing dun po sa ating liquid paper asset. So ito po yung ano, ito po yung tamang pagbibuild po, okay, ng ating solid financial foundation. Sabi nga po dito, build it from ground up, build it right, and build it strong. Okay, so ito naman po yung abundance formula or tinatawag na prosperity formula by Brother Bo Sanchez po. Siya po ang naggawa po ng pattern na yan para ito daw po yung tamang paggastos ng ating monthly income. Okay, so dati po hindi ko po alam na may gantong pattern, no, para sa paggastos o pag-expense natin. Kasi po dati ako, ang income ko, pagkasahod ko, syempre, mga once na agad yung naiisip kong bilhin, no? May mga nabibili ko pag-sale or pag nag-online. So talagang yan, hindi po yan nawawala kasi sabi natin, regaluhin natin yung sarili natin, di ba? Pero hindi pala ito yung tamang regalo na dapat natin gawin, okay? So ito yung tamang paggastos ng ating income. Yung 100%, of course, yung salary natin, i-minus natin yung tithes na 10%. So ano tong tithes na to? Ito po yung donation or yung binibigay natin sa charity. Sabi nga daw po is pay God first, okay? Itong 10%. Dahil nga po tayo is tayo po ay malakas, no? Tayo po ay alam po natin na ang ating lakas ng katawan, ang trabaho natin na meron tayo ngayon, si God po, di ba, ang nagpo-provide ng lahat. Alam naman po natin yan. So, dapat lang po, give back
po, okay? Magbigay po tayo ng at least 10% po ng tithes natin. Kasi hindi naman po yan ganun kalaki. At sabi nga po nila, the more you give, the more you receive. Okay? So, mas alam ko po na kahit po sa akin, nangyayari po yan eh. Pag ako po is nagbibigay, pag ako po ay nagsisimba, minsan, syempre, nagdo-donate po ako. Ako po ay nagtataka na ang aking pong sahod minsan is talagang sumusobra pa po. So, alam ko na pag ginawa ko yung 10% na yan, kahit wala pong nakakakita, kita naman po yan ni God, no? Kaya talagang aapaw po yung blessing sa atin kung talagang masusunod po natin yung kahit at least 10% po, di ba, na donations or tithes natin, yung pagtulong po natin sa ating family sa Pilipinas. So, after po natin mabawas yung 10%, yung savings naman po ang isipin natin. Ito po yung tamang pagsisave, okay? 20% po ng ating monthly income, ibawas na po agad natin yan. So, ito pong savings na to, pwede natin siyang ilaan doon po sa ating healthcare, yung Kaiser natin. And then, pwede rin po tayong kumuha ng ating MOS 18 or yung kung meron po tayong plano na tayo ay magpapagawa ng bahay or meron tayong plan para sa future natin. Of course, dito natin ikukuha sa savings natin na 20%. So, yan po yung tamang regalo para sa sarili natin. And then, pag may natira po, 70%, syempre, yan na po yung ating ilagay dun sa ating expenses. Pambayad po ng ating mga lifestyle or yung mga bills natin. So, 70%, napakalaki na rin po niyan kung isipin po natin. Pero, i-ano lang po natin, lagi lang po natin gawin itong ating formula po na ito at sigurado pong ang ating kaperahan or ang ating pagbibuild ng ating wealth ay talagang mamimit po natin siya pagdating ng panahon. Okay, at tungo na po tayo sa ating main topic, okay, ng ating Kaiser International. The first name in healthcare with 3-in-1 product. So ito po ang kagandahan dito sa Kaiser. Tayo po ay nagbabayad po ng ating premium, pero tatlo na po ang binabayaran natin na product. May healthcare na tayo, life insurance, at saka investment. So talagang napakaganda po ng naka ano po sa atin, no, sa Kaiser natin, yung nakalagay po siyang mga product na meron tayo. 7 years of paying and 13 years of investing. So, ang atin nga pong Kaiser has a 20 years plan. Ang Kaiser po is duly accredited with the Department of Health or DOH, and our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission. On June 8, 2004, as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. So dito po noong year 2004, okay? Alam po ba natin na ang ating ang mga company na nagre-registered sa Securities Exchange Commission ay dapat po ay may 60 million or meron silang ganung pondo. Okay? So yan po year 2004 pa po yan, no? Pero ang Kaiser po, okay? Naglagay po siya ng kanyang capital stock, no, na 160 million. Sa Securities Exchange Commission para po mapatunayan na ang ating company is legit po siya. At ang gusto lang po talaga niya is maprotektahan din po lahat ng plan holder or policy holder na kumukuha po ng Kaiser. So, kung makikita po natin sa Securities and Exchange Commission, no, and DOH, ang Kaiser po is legit company. At ito po ang isa po sa talagang proud po ako, okay? Proud po ako na member po ng Kaiser kasi alam ko po na secured po ang aking health at saka pagdating po ng extended period. So napakaganda po ng ating company na Kaiser. And Kaiser's Board of Directors are seasoned expert in the medical field services and in the healthcare industry with its medical director, Dr. Leia Uyolo. Okay? So si Dr. Leia Uyolo is a vice chairman of PAMOC.
Ano po ba yung PAMOK? PAMOK is the Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So ito po, kung nakikita po natin sa gitna, siya po si Dr. Lea Uyolo, Vice Chairman po ng PAMOK. At ang PAMOK nga po is, siya po ay isang organization ng lahat ng healthcare maintenance, okay, na nag-o-offer ng mga healthcare provider para po sa lahat ng mamamayang Pilipino. Okay, ito nga po. So, Kaiser is the first name in healthcare. So, siya nga po yung nangunguna na healthcare provider sa PAMOK. At kung nakikita po natin dito, may message po si President Duterte, no? Na siya po is nagpapasalamat po siya sa PAMOK dahil nakita po niya, no, na napakalaking tulong po ng mga HMO na ito sa mga mamamayang Pilipino. Dahil alam naman po natin, sa Pilipinas, no, napakahirap po ng buhay na pag wala po tayong HMO, hindi po tayo i-admit sa ospital. So nakita po ni President Duterte na napakaganda po ng mission ng PAMOK na makatulong sa ating mamamayang Pilipino para makabawas, no, sa ating mga healthcare bills. Yung pag may HMO po tayo, alam natin na secured tayo. So yun po ang message ni President Duterte na dapat daw po alam ng bawat mamamayang Pilipino at dapat ay kumuha din sila ng HMO para po pag dumating yung problema sa sakit, of course, alam natin na secured tayo. Okay? Kung nakita po natin sa picture, nandyan po ang Department of Agrarian Reform. Isa din po sila sa kumuha ng kanilang Kaiser as their healthcare provider. At ang ating po nga Supreme Court, okay? Ang mga members din po, yan, sila mismo mga lawyers, nagtiwala po sila sa Kaiser. Kaya sila din po is Kaiser provider din po ang kinuha nila. Okay. So meron po tayong dalawang klaseng healthcare, no? Isa pong short-term healthcare at ang long-term healthcare. Ito pong short-term healthcare, ito po yung HMO na nagagamit po natin during our employment or productive years. Pero dahil tayo po ay temporary lang ang trabaho natin dito, of course, pag tayo po ay nawala sa ating company or tinanggal tayo sa ating trabaho, hindi natin madadala itong ating HMO. Okay? For example, dito po sa Italia, meron po kaming tessera sanita na nagagamit dito. So kami po ay covered habang kami nagtatrabaho. In case na may mangyari sa amin, yan po yung tumutulong sa amin. Pero meron din po dapat tayong pinaglalaanan na another HMO natin, no? Ito po yung long-term care na magagamit naman po natin siya as something that you have to get for yourself para po da sa ating retirement years, okay? Or 61 and beyond. Ito nga po yung ino-offer ng Kaiser sa atin, yung long-term care. Okay, so nandito po yung mga list of corporate accounts na kumuha din po sila ng kanilang Kaiser Builder Plan. Okay, so nakita po natin may St. Joseph Academy, andyan din po ang Honda Motor World, Sakura Auto World, Prestige Warehousing, Swift Flow Trackers, yan, Virgo Financing, United Regrowth. Meron din po ang Vista Del Mar Resort, yan, and then National Housing Authority, House of Representatives, yan, kung nakikita niyo po yung sinabi ko kanina, House of Representatives, yung ating pong government sa Senate, yan. So, lahat po sila is Kaiser provider. Pati po mismo ang employees ng Kaiser International Health Group, meron din po silang Kaiser. Magna Gold Pharma, yan. So, sila po yung mga kumuha ng kanilang HMO, long-term care. Andyan din po ang International Marketing Group, Department of Agrarian Reform, National Food Authority, St. John College, yan. So,
Makati Finance Corporation. So madami na po talaga tayong Kaiser healthcare provider. At yan po ay as of March 2016. So ngayon po is year 2020 na. So mas madami pa po sigurado yan. I-update na lang po namin kayo, okay? So, ito po ang ating Kaiser, no? Ang Kaiser International Health Group Incorporation as an HMO company caters to both corporate group, family, and individual accounts with our various short-term plan packages that would suit your healthcare requirements, okay? We offer the following HMO plans: Kaiser Health Card Individual, Kaiser Health Card Family, Kaiser Health Card Mini Group, ito po yung 10 to 49 members na pwede pong mag-avail. Kaiser Health Card Group, 50 to 99 members, so medyo malaki pong company. And then Kaiser Health Card Corporate, 100 members and above. So mas malaking company po yan. And then Senior Care Plan and Daily Health Plan. At ito naman po nasa kanan natin yung ating ino-offer na long-term plan. Kaiser International Health Group Incorporation is also offering a one-of-a-kind HMO product, the Premium Healthcare Builder Plan or yung term long-term plan natin, which is Ultimate Kaiser Health Builder. So dito po sa ating Kaiser is a 7-year paying with a 13 years of waiting plan designed to provide healthcare beyond that of an HMO. Allows individuals to save during employment while still being covered by company's health plan. So dito nga po, habang tayo ay nasa trabaho natin, na magandang trabaho natin ngayon, at tayo nakakapag-save. And then, of course, yung nasa-save natin, ito yung kinukuha natin na long-term plan para naman sa ating retirement, okay? Geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially after employment and retirement years. So ito nga po yung nagagamit natin pag tayo ay 61 and beyond na po. Securing a more comfortable elderly life. So yan, napakaganda po yan na tayo po is syempre on that particular stage na po tayo ay hindi na nagtatrabaho. So at least meron po tayong long-term plan, secured po tayo. Okay? What if I die too soon? Yan. So ito nga pong solusyon, life insurance. And what if I live too long naman? Solution is investment and long-term healthcare. So the complete financial plan is long-term healthcare, life insurance, and lifetime investment. Okay, ito nga po, the first healthcare with 3-in-1 products. Yung sabi ko po kanina, 7 years of paying and 13 years of investing. Ito po ang ating plan. Ito po yung sample ng ating plan, yung ating K100. Ang installment amount po niya is 58,821. So ito po yung sample lang po natin, okay? Pero meron po tayong iba't ibang plan. Start po tayo sa K45, K50, K60, K75 hanggang K1 million. Meron po tayo dyan. Depende po siya sa... Kung depende po sa age, kung gusto niyo pong kumuha ng plan, depende sa age or depende din po sa inyong kayang bayaran every month, okay? So ito pong ating K100, ang installment amount niya is 58,821. Pero pwede rin po tayong magbayad ng monthly or quarterly, semi-annual, tsaka annual po. So dito pag semi-annual tayo, meron tayong 1 month na discount, okay? At pag annual naman po yung payment natin, makaka-discount po tayo ng 2 months. So napakaganda po pag minsan medyo nakakaluwag tayo at annual ang gagawin natin, automatic po may 2 months po tayo na discount. So ang contract price po niya is 411,750. Okay. At dito po sa ating plan, tulad po ng sabi ko kanina, meron po tayong 3 phases, no? Ang accumulation period, extended period, at saka long-term care period. So dito po sa 1 year to 7 years, ito po ang ating paying period or accumulation period. Habang tayo po ay nagbabayad, meron na po tayong mga healthcare benefits na pwede rin po natin siyang i-avail na or magamit. At iisa-isahin po natin
kung ano-ano po ito. Okay? So, during accumulation period, first to seventh year, meron po tayo number one benefit, annual physical exam. To be administered by an accredited clinic, APE coverage. Okay? So, ito nga po yung physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required. And then number two benefits is dental benefit. Unlimited dental checkups, okay? Pwede po tayong magpatingin, magpa-check up ng ngipin natin, unlimited po yan. Unlimited simple tooth extraction, so pwede rin po tayong magpabumbunot, unlimited din po siya. Once a year free dental prophylaxis. So, pwede rin po tayo magpalinis ng ngipin natin. Once a year din po yan, pwede natin siyang i-avail. Resementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. Yung mga may pustiso, pwede rin pong ipa-adjust yung mga pustiso, no? And resementation of jacket, yung may mga jacket po yan, pwede rin pong ipaayos din po dyan. So, ito pong number one at number two na benefits, pwede po siyang i-avail, okay, ng mga OFW or tayo po na minsan lang po tayong nauwi ng Pilipinas. Pwede po natin itong magamit agad kahit tayo po ay isang beses pa lang nakakapagbayad. Basta ang ating pong policy is approved na po siya, tayo po ay mag-i-email lang po sa Kaiser bago tayo umuwi ng Pilipinas. At pwede po natin magamit agad itong benefits na to. Pero doon po sa mga Philippine-based, okay, or mga local policyholder po, hihintayin po nila ang one year bago po nila magamit to itong benefits na to. Okay? So napakaganda po ng binigay ni Kaiser sa atin na tayo pong mga OFW kasi alam po niya na tayo po'y minsan lang umuwi, no? So, binigyan po niya ng priority ang mga OFW para magamit po itong benefits na ito. Then, ang 3, 4, 5 po, ito ay pwede rin po natin itong magamit. Okay? The above provision, 1, 2, 3, 4, 5, can be availed of after full payment of the first year of total premium. So, dito po sa 3, 4, 5, ito po ay kahit tayo po ay overseas OFW. So, kailangan po natin at least maka one year ng payment po natin ng ating premium para magamit po natin itong mga benefits. Okay? So, number three, basic medical health benefit, accredited physician's fee, specialist fee, surgeon's fee, anesthesiologist fee, operating room and hospital intensive care. So ito po, covered na rin po siya sa plan natin, no? Yung mga fee po ng physician's fee, yan surgeons, anesthesiologists, covered na rin po siya. So wala na tayong babayarang mga fee, okay, ng professional's fee pag tayo po ay na-hospital. Members, choice of room and board, up to 1,000 per day. So dito po, ang plan po natin is K100. Kaya meron po tayong 1,000 per day na room and board, okay? So, pag ang plan po natin is K45, syempre, medyo mas mababa po yung per day niyan, 600 per day. At kung K60 po is 800 per day. At kung K75 is 900 per day, ang kanyang member's choice of room and board. At ito pong number 5 natin na yearly medical benefit limit of 60,000 per year after full payment of the first year of total premium. So ito naman po is depende pa rin po sa plan na kinuha po natin, okay? So sa K100, ang ating pong annual benefit limit is 60,000. Of course, iba din po pag K45, K60, K75 ang kinuha po natin. At ito pong annual benefit limit, pag ito po ay ginamit natin on the first year, kailangan po natin siyang gamitin every year kasi hindi po na natin makukuha yung ating bonus pag ginamit natin itong
60,000 a year, no? So dito po isinasuggest po namin na kung for example po ay na ospital sa Pilipinas at meron pong babayaran, no, sa hospital, kung kaya naman pong i-shoulder muna natin at for example po is 20,000 lang po yung babayaran at meron tayo sa bulsa natin, of course kung gusto po nating makuha yung ating bonus sa maturity po ng ating plan, of course ibawas na po muna natin sa ating bulsa yung ating hospital bills, no? Pero kung talagang emergency naman po yung paggagamitan at talagang walang pera yung policy holder, of course pwede naman po siyang gamitin. Pero hindi naman po natin masasabi, 'di ba, na every year magkakasakit po tayo, no? Ayaw din naman po nating dapuan tayo ng sakit every year para lang magamit tong annual benefit limit. So yun po yung napakaganda nun. May advantage at saka may disadvantage din po kung gagamitin natin tong ating annual benefit limit. So yung sabi ko po kanina, ito nga po, no? The above provisions 1, 2, 3, 4, 5 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. So ito po ay pag sa mga Philippine-based po or yung mga nasa Pilipinas na kumuha ng Kaiser. Kailangan po nila at least 1 year na nakapagbayad po ng kanilang total premium para magamit po yung mga benefits. Okay, so term life insurance coverage with 2 years contestability. So if the member dies before attaining the age of 75 and prior to this entitlement to the long-term care benefit as indicated in the schedule of benefit, this beneficiary shall be entitled to an amount equal to sum of long-term care benefit and long-term care bonus upon approval of the claim by the insurance company. So dito po lagi po nating tatandaan na dito po may 2 years contestability po, no, na binibigay si Kaiser. At ito pong 2 years contestability kahit saan po naman na insurance company ay nagbibigay po sila ng 2 years contestability para po protektahan din yung kanilang company. Okay? So dito po, for example po, kung ang policyholder ay 2 years na po siyang nakakabayad, okay, at siya po ay biglang na-aksidente at namatay, automatic po yung first beneficiary niya makakatanggap ng 450,000. Okay? So, yung 450,000 galing nga po siya dun sa ating long-term care benefit, yung po yung 100,000 dahil ang ating plan na kinuha is K100. At yung long-term care bonus na 85% po ng ating contract, which is 350,000. So, total of 450,000. Okay? So, accidental death and dismemberment. Should the member suffer directly and independently of all other causes, any bodily injury affected solely through external, violent, and accidental means occurring prior to the member's 75th birthday and prior to the entitlement to the long-term care benefit, which result in any of the specified losses within 180 days after the accident causing the injury, the insurance company will pay the following. So dito naman po, kung ang policy holder po ay kahit kababayad pa lang po niya, no, at ang kanya pong policy ay meron na po siya, lumabas na po, approved. Okay? At siya po ay biglang namatay dahil sa aksidente. Ang kanya pong first beneficiary ay makakatanggap ng times 2 po ng kanyang insurance. Okay? So 450 times 2 is 900,000. So, yun po ang covered ng kanyang plan. Okay? At kung hindi naman po namatay sa aksidente, nabaldado lang po siya. Okay? For example, naputulan po ng dalawang kamay or dalawang paa ng both feet. Loss of one hand and sight of one eye. Loss of one foot and sight of one eye. Loss of both sight. Loss of one hand and one foot. Automatic po, 100% din po ang makukuhang benefit po, okay, ng ating plan holder.
Okay, waiver of installment due to debt and credit life. If the member during the accumulation period and before exceeding the age of 75, the proceeds of the credit life insurance shall be applied to the balance of this contract price upon approval of the claim by the insurance company, if any, shall be paid to these designated beneficiaries. So dito po, kung ang policyholder po, no, ay siya po ay namatay, no, after po ng contestability period niya, automatic po, mawe-waive po yung natitirang premium na dapat ay pabayaran pa niya, no? Rendered as paid na po siya. So, ibig sabihin, eto po. So, ibig sabihin po, yung pong natitirang payment is hihintayin na lang po yung maturity po ng plan. Okay? At ito po ay syempre sa first beneficiary para po makuha nila yung mga benefits po, okay, ng plan holder. Waiver of installment and premium due to total and permanent disability. If the member becomes totally disabled during the accumulation period and before his 70th birthday, thereby preventing him from engaging in any occupation for compensation or profit, is so disabled for life and such disability continues for at least 6 months, Kaiser shall waive the payment of each installment becoming due during the life and such disability. However, pending approval of the claim, installments should be paid as at they fall due, subject to refund upon approval. So dito naman po, kung ang plan holder ay siya po ay na-aksidente, no? At siya po ay naging total permanent disabled. Okay? So yung policy holder po, kahit po siya ay, siyempre siya po ay nabaldado, no? At nakita po ni Kaiser, meron pong binibigay si Kaiser na 6 months para po makita or ma-evaluate yung kanyang kalagayan, no? Yung kailangan po maghintay ni plan holder ng 6 months of approval from Kaiser na pag napatunayan pong hindi na niya kaya magtrabaho. Okay? So, habang siya po ay naghihintay, kailangan po niyang magbayad ng kanyang premium for at least 6 months. Okay? At pag napatunayan po yun ni Kaiser na talagang hindi na po kayang magbayad ni plan holder ng kanyang plan, ay lahat po naman ang naibayad niyang premiums ay marerefund po siya. Okay? At yung pong plan po niya ay mawe-waive na rin po yung mga babayaran pa niya. So hihintayin na lang po ni policy holder na mag-matured po yung plan niya para magamit po yung kanyang mga benefits. Okay, family assistance service. Policy should be active status and plan should have completed at least 1 year payment. So napakaganda po ng ating family assistance, no? Dahil kung tayo po ay Kaiser holder, pwede po nating ipagamit yung ating plan, okay, sa ating family member. Pero take note po, ang ating pong Kaiser is only accommodation. Hindi po to considered as benefit of plan. Hindi po natin pwedeng paggamit yung benefit natin sa ating family member. Okay? At syempre, depende pa rin po kay Kaiser, no? Na kung ma-approve ba yung ating family assistance service. So, depende rin po siya sa Kaiser management evaluation. So, sabi ko nga po, dapat ang ating policy is should be in active status. Okay? At least po nakapagbayad po tayo ng 1 year payment. And a nominated patient should be immediate family or first degree of consanguinity. So ano po ibig sabihin nito? Dapat po ang ating plan is pwede lang nating ipagamit. For example, kung tayo po ay single, sa magulang po natin at saka sa kapatid. At kung family man naman po or family or breadwinner ka or may pamilya ka, so sa asawa mo at sa anak mo, pwedeng ipagamit yung iyong family assistance service. Policyholder agrees to avail only of the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospital. So dito, pwede po nating ipagamit lang po, no, sa mga Kaiser accredited doctors and
affiliated hospital. So makikita po natin sa website ng kaiserhealthgroup.com kung nasaan po yung mga affiliated hospital, okay, na pwede po nating puntahan para po sa ating family assistance service. Meron po sa mga lugar natin, so pwede po nating tingnan yan sa ating website. At ngayon nga po, ang ating pong mga accredited doctors is nasa 5,000 na po yan. At ang ating affiliated network of hospital is nasa 800 na po siya, nationwide po sa Pilipinas. Assistance to be provided by Kaiser shall only be to extent of allowable benefits due to the plan holder under his policy. So, ating pong assistance ay pwede lang po nating ipagamit yung allowable benefit or yung depende po yan sa plan na meron po tayo. Okay? At sabi ko nga po kanina, is depende din po sa approval ni Kaiser Management. Prior to discharge of the nominated patient, payments should be have been settled to Kaiser. So tama naman po yan. Bago po i-discharge yung ating family member, kailangan po nilang i-settle yung payment po nila sa Kaiser, no? Ang kanilang hospital bills, okay? Para sa susunod po, for example, at may kailangan gumamit, of course, at tayo po ay nasa good record po tayo, okay? So, nandito na po tayo sa ating extended period. Ito nga po yung tapos na po tayo magbayad, okay? Nasa investing na po yung ating pera. At nakikita po natin dyan, meron po tayong healthcare benefit. So, 10% annual health benefit po ang ating pera dyan, ini-invest, okay? Kung ang ating savings ay hindi nagagalaw every year, siya po ay nag-i-interest ng 10% annual. So nakikita po natin diyan 10% po ng ating ng ating plan na K100 is 10,000. Okay? So pag hindi po nagamit lahat 'yan, nagko-compound interest po siya on the next year. Accumulated to total accumulated unused health benefit to 269,750. At meron din nga po tayong tinatawag na long-term care benefit na 100,000 natin. Ito yung sinasabi ko po kanina na ito po ay depende po sa plan, no, na kinuha po natin. At kahit magamit po natin lahat po ng benefits natin dyan, ito pong ito pong 100,000 is bigay na po yan sa atin ni Kaiser. Regalo na po yan sa atin ni Kaiser. So talagang napakaganda po, no? Laging maraming regalo dito sa atin, sa Kaiser. And then, meron din po tayong long-term care bonus. Yan po yung 350,000 na sinabi ko po kanina kung bakit po siya nakuha. Iyan po ay 85% ng ating contract price, yung ating pong 411,750. So, 85% po niyan is 350,000. Iyan na po ang ating long-term care bonus. At ito pong tinatawag nating additional health benefit na 446,419. So, syempre, alam po natin na ang ating savings ay naka-invest po siya, no? So, meron po tayong 3% to 13% po ng na dividend, okay, ng ating investment. So, iyan po ay depende rin po sa market. Syempre, kung ang market po ay mataas, syempre, mas mataas po dyan. Kung market ay medyo bumaba, of course, different din po yung value niya. So, total accumulated benefit with bonus is 1,166,169. So, sabi ko nga po, no, dito sa ating extended period, meron pa rin po tayo mga healthcare benefit. Kasama na po dyan ang outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefits, pre-existing illness is covered, dreaded illness is covered, at yung pong ating mga long-term care benefit and long-term care bonus. So, ang tanong po ng madami, ito bang 1,166,169 ay pwedeng kuhanin good as cash? Opo, pwede po siyang kuhanin good as cash po. Pero, syempre, pag ito po ay winidraw natin lahat, of course, mawawala na po tayo ng connection kay Kaiser. Ibig sabihin, lahat po ng benefits natin, lahat ng dapat ay makukuha natin, magagamit natin sa Kaiser, ay hindi na po siya
natin ma-avail pag wala na po tayong savings or pera kay Kaiser, okay? So ang sinasuggest po namin dito, pwede naman po natin kuhanin yung kalahati or pwede po tayong kumurot diyan, okay? Para lang po sa ating parang panggastos lang po natin every month, di ba? So pag tayo po ay continuous ang ating investing, no? For example, si policy holder nga po ay kumuha at the age of 22 at nag-matured ang kanyang plan ng age of 42. Siyempre, alam po natin na tayo ay nasa kasagsagan pa ng ating trabaho, no? Maganda pa yung trabaho natin at malakas pa tayo dyan. So, meron tayong extra income dyan, alam natin. So, siyempre, yung pera natin, pag minaintain lang natin siya, yung ating 1,166,169, of course, at the age of 60, kung nakikita po natin, ang total accumulated po niya is 6,483,800. Okay? At ang interest lang po ha, ng pera po niya na annual lifetime healthcare po niya at age of 60 is 648,380. So kung i-divide po natin yan sa 12 months, meron po tayong 54,000. Okay? Mahigit na pwede po nating maging living on interest na po. So, di ba, napakaganda po na yung ating pera na isinave po natin na konti dati is mag-a-accumulate po ng ganyan. So, what more pa po, no? Kung yung ating pera, alam naman po natin, sabi po ni policy holder, sige, sa age of 65 ko na siya kukuhanin kasi yun na yung gusto kong maging retirement age ko, no? Para mas malaki yung pera ko na magagamit ko every month. So yung pera po niya nag-accumulate to 10,442,224. At ang annual lifetime niya is 1,400,222. Kung i-divide po natin siya sa 12 months, is almost 84,000 po ang kanyang kada buwan. So living on interest na po tayo dyan. At napakaganda pong isipin, no? Napakagandang malaman na yung ating Kaiser ay ganyan po yung benefits na maibibigay po sa atin. Okay? So ito po yung makukuha natin pag tayo po ay naka full paid na po sa ating Kaiser. Ang extended period natin, magkakaroon na po tayo ng Kaiser Visa card po natin, no, kung saan diyan po ilalagay ang ating benefits, yung pwede nating gamitin for depende po siya pag annual, no. Dahil syempre pag annual nga po, meron tayong mga annual benefit dyan. So ilalagay po ni Kaiser yan dyan. At ito po ang pambayad natin sa atin sa ating hospital bills. Okay? Meron din po tayong Kaiser, ito po, certificate of full payment. Certificate na katunayan na tayo po ay full paid na sa ating plan. At ito nga po, ang ating mga pre-existing medical condition ay covered na po siya on the 8th year of ng ating plan, okay? So those illnesses or injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Any professional advice or treatment was given for such illness or condition, and such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of the such illness or condition started whether or not the member is aware of it. So kaya yan nga po yung sinasabi namin kanina na lagi po naming inuulit na pag tayo po ay kumuha ng ating Kaiser is may 2 years contestability po, okay, na binibigay si Kaiser sa atin para malaman din po natin na kung tayo ba ay free, okay, sa ating mga pre-existing medical condition. So yan po, pre-existing illness, yan, prostate disorder, hypertension, goiter, cataract, cyst, arthritis, migraine, headache, yan, bronchial asthma. So, pwede po natin siyang i-screenshot para po alam natin kung ano ba yung mga pre-existing medical condition, ano, na pwede nating na-covered, okay, sa atin pong plan. Yan, the following illness will be covered during extended period. So, yan din po, kidney diseases, blood dysphagia,
cancer, yan, chronic hemorrhoid, gastric ulcer, yan. So, yan, thyroid diseases, diabetes, TB, yan. So, bronchial asthma. So, yan po yung mga illnesses, okay, during extended period. Dreaded diseases, yan. Yan na po yung mga talagang critical na rin po, yung talagang mga nakamamatay na rin, okay? So, covered na rin po yan sa ating plan pag tayo po ay full paid na sa ating plan. So, pwede nyo na pong screenshot na lang po siya para meron po kayong kopya, okay? So, PhilHealth, your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement you shall be deducted from the total hospital bills. So, dito po, maganda rin po kung tayo ay a PhilHealth member, okay? Kasi po, alam naman po natin na pag tayo ay PhilHealth member, meron po tayong percent at least na maibabawas po that sa atin, sa ating hospital bills, okay? Kasi kung hindi po tayo PhilHealth member, tayo po ang magsho-shoulder, okay, ng percent, okay, ng ating hospital bill. Ibig sabihin, tayo ang maglalabas ng pera natin para dun sa corresponding amount na dapat si PhilHealth ang magbabayad, okay? At yung natitirang bills ay si Kaiser lang ang yung magsho-shoulder nun or magpupuno. Okay? Kasi dito po si Kaiser, hindi po niya talagang iaano po yung lahat eh. Siyempre, kailangan din po may PhilHealth po tayo para hindi po masyadong mabawasan yung savings natin sa Kaiser. Okay, ito po ang grace period. So, ano ba itong grace period? Ito po yung if payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given a grace period of 30 days or 1 month to pay the due installment benefits that may be provided to the member only after the due installment is paid. So dito po, ang grace period po is yung binibigay po sa atin na patagana or yung dapat po is yung plan natin, wag nating hihintayin yung due date, okay, para bayaran yung premium natin. So mas maganda po is bayaran na po natin agad siya bago ng due date para hindi po mag-lapse yung ating contract. Kasi once na nag-lapse po yung ating contract, lahat po ng benefit na meron po tayo is hindi po natin siya magagamit. So, amin pong ina-advise is huwag po natin hintayin na mag-lapse po yung contract natin kasi sayang naman po yung ating mga benefits. Eh, paano pag kunyari talagang hindi po nakabayad, no? At inabot ng grace period. Pero, syempre, gusto po niya i-reinstatement, okay? So, may dalawang klase po naman tayong reinstatement. Isa po dyan is update, ang isa ay redate. So, dito po sa update, member will pay the premiums due on the missed month and surcharge of 1.5% month, every month po siya. Or 18% annum from the date of each unpaid installment. So dito po, ang update po, for example po ay 3 months pong hindi nakabayad, okay, ang policy holder. So yung 3 months po ay babayaran po niya plus surcharge po ng kanyang 1.5% every month. Okay? Ang requirements lang po dyan is mag-filled up po siya ng reinstatement application form. Tapos, yan po ay i-email natin kay Kaiser para malaman po natin yung computation kung magkano po yun dapat bayaran. At pag dumating po yung computation, dun po tayo magbabayad ng ating premium kasama po yung reinstatement fee of 300 pesos. Okay? So, dito naman po sa redate, a member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. So, example po dito, kung ang policy holder ay 6 months po siyang hindi nakabayad, okay? So, isang buwan lang po noon ang premium na babayaran po niya. At the same time po, syempre, reinstatement application form, kailangan din po niyang mag-filled up.
at hihingi po siya, i-email po niya ito sa Kaiser at para malaman po yung computation. At syempre po, sabi nga po namin, isang buwan lang po yung kanyang babayaran. Pero of course, yung pong kanyang plan is mamumove po siya. Okay? Dito po, kung ang plan po natin is 7 years, of course, magiging 7.5 dahil po dun sa kanyang redate. Okay? So, yun po. Pag dumating po yung computation niya, saka po siya magbabayad din po ng reinstatement fee of 300 pesos. So, dito po sa reinstatement, can be done within 2 years, okay, of first unpaid due date. So, ibig sabihin po, pag hindi natin nagawa itong reinstatement at nakalampas tayo ng 2 years, ang ating pong plan ay totally mag-close po siya. Okay? The member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership in effect at that time. So, ibig sabihin po, parang magsisimula po tayo sa simula. Okay? So, lahat po ng insurance coverage din at saka mga benefits po natin, parang simula po yan sa simula. Okay? So, Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to reinstate within the prescribed period. So, sabi ko nga po, hindi dapat natin palampasin yung 2 years. Kasi, ang Kaiser po mismo, kahit hindi po siya magbibigay sa atin ng notice, okay, makakancel po automatic yung contract natin. Pag nag-fail po tayo na mag-reinstate after 2 years. So, dapat po before, no? Huwag po nating hayaang maka 2 years bago tayo mag-reinstatement. All reinstated plans shall be subjected to new price. So, yun nga po. Syempre, hindi naman po laging ang price ay nandun po, di ba? Dahil nga po syempre may inflation, tumataas din po minsan yung mga price po ng premium pag tayo ay kumuha ng bagong plan po natin. So, nakikita po natin dito sa kanan, dito po ang ating reinstatement form na pwede po nating fill upan, okay? So, ng ating information. Dapat po ay tama po lahat ng information at meron din pong witness diyan na dapat ay pipirma. Example po ang ating mga SMDs or ang CEO para po parang meron din po silang copy, okay, ng ating mga ginagawang reinstatement. Cash value surrender. So, ito naman po, what if hindi rin siya nakapag-reinstate, no? At talagang hindi na po kayang bayaran yung kanyang plan. So, dito po ang policy holder, syempre, pwede rin naman po siya mag-cash value surrender. The owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. So, dito po, dapat ang plan natin ay active siya or nakapagbayad tayo ng at least 1 year para ma-surrender natin, no? Pero dito po sa amin, hindi po namin sinasuggest ang cash value surrender kasi po sayang naman po yung plan na binayaran na po ninyo, di ba? Nang matagal. Kung ika-cash value lang ng cash value surrender is konti lang din po yung babalik na percent sa atin. So, syempre, meron din pong mga process dito para malaman natin kung magkano ba yung makukuha natin, di ba, sa cash value surrender. Kailangan din nating mag-email sa Kaiser para dun sa talagang pinaka-appropriate amount. Okay? Kasi hindi po namin masasabi kung magkano ba yung talagang makukuha natin. So, may another way naman po dito na pwedeng gawin. The owner is allowed to transfer his right under his contract at any time. So, dito po, pwede nating i-transfer only sa ating family member, okay? Dapat din po ang ating paglilipatan is kasing age po natin or mas bata po sa atin. At yun po, may requirements, written request, surrender of the agreement, membership application signed by the transferee, at payment of processing fee of 300 pesos, okay?
upgrading of plan and mode of payment. So dito po naman is plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. So dito po, kung sample, ang policy holder, okay, kumuha po siya ng K45 na plan niya. At na naisipan niya na mas malaki pala yung benefit na makukuha niya kung siya ay magki-K100. Okay? So yung plan po niya is pwede niyang i-upgrade before po mag 30 days, okay? Start po ng effectivity date ng plan niya. So, ibig sabihin po noon, pwede siyang mag-upgrade ng plan niya, huwag niya pong palalampasin ng 30 days. Dahil pag nakalampas na po ng 30 days, hindi na po pwedeng i-upgrade yung kanyang plan. At sa pag-upgrade po ng plan, meron din po tayong pipilapan, no, na amendment form. Kung nakikita po natin sa kanan, yan po yung sample ng ating amendment form. Magbabayad din po tayo dyan ng processing fee of 300 pesos. At ito po i-email din po natin sa Kaiser para malaman natin kung magkano yung additional installment corresponding to updated plan na dapat nating bayaran pag tayo ay nag-upgrade ng ating plan. Okay? So yung mode of payment naman po can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. So yung mode of payment, ang sample po dito, ako po, for example, monthly ako at medyo nakaluag-luag ako at meron akong savings, pwede ko siyang gawing semi-annual or annual. Kasi dito, sabi ko nga po kanina, pag ginawa natin siyang semi-annual, meron tayong 1 month na discount, okay, sa ating plan. At kung gagawin nating yearly, meron tayong 2 months na discount. So ito pong mode of payment, pwede po siya, yan po, meron din pong meron din pong amendment form, okay, na dapat fill upan. At katulad po dun sa isa, i-email din po natin yan sa ating Kaiser. At syempre po, para malaman natin yung corresponding amount na dapat nating bayaran dun sa ating mode of payment, updated mode of payment. Okay? At kung binyan 30 days naman po, of course, pwede pa rin po tayong mag-mode of payment. Filled out ng amendment form, processing fee of 300 pesos, at a computation of dues based on the desired mode of payment. So dito po, syempre, pag tayo po ay, for example, tayo ay naka 1 year na siya, tayo na monthly, no? At gusto nating mag-mode of payment na from monthly is naging annual tayo, pero medyo natagalan tayong magpalit, no, ng mode of payment natin. Of course, meron na tayong babayaran ng mga dues, okay? Meron tayong mga surcharge na rin po dyan na babayaran. At ito nga pong sabi namin, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay, kunyari tayo ay naka, yung plan po natin is K100 na, hindi na po natin siya pwedeng i-downgrade to K75 or K60. So, K100 na po yan hanggang mabayaran po natin yung plan natin. Okay? Ganun din po sa payment. Kung tayo po ay annual na, hindi na po tayo pwedeng bumaba pa sa semi-annual or quarter or monthly. Tayo po ay mag-i-stick na sa ating yearly payment. Okay? So, ganun po yon. Ganun po yung pag-upgrade po ng plan and mode of payment. So ito po yung mga eligibility or yung mga pwedeng kumuha po ng ating ng ating plan sa Kaiser. So meron nga po tayong K45 na covered po ang 10 years to 40 years old, ang K60 covered po ang 41 to 50 years old, K75 covered ang 51 to 60 years old, at ang ating K100 na pwede po siya sa 10 years old to 60 years old. At makikita po natin yung mga difference po, no, ng ating K45 to K100. So kung gusto po ninyo, i-screenshot nyo po siya para meron kayong sariling copy at mapag-aralan din po ninyo kung ano ba yung difference ng mga benefits pag kumuha po kayo ng K45 or K100.
So, how to open Ultimate Kaiser? May two options po tayo. Online application through e-app. Ito po yung ginagawa natin online sa ating portal. At may separate discussion din po dyan. A manual application through filing out of membership application form. Ito naman po yung manual, yung mga papers, no? Yung pinipilapan po natin kung wala tayong time na mag-portal. Okay? Pero dito po, dahil tayo po ay DIY na, tayo po ay nasa computer age na, lahat po tayo is online application na po ang ginagawa natin. At alam naman po natin na ito ay mas mabilis, okay, na application ng ating plan. So, pwede po tayong magpatulong sa ating mga nag-invite po sa atin, okay, kung paano po mag-open ng Ultimate Kaiser. So, once po tayo na nag-filled up ng ating Kaiser, ito po yung ating magiging form, no? So, dapat po i-double-check po natin lahat ng ating information na ilalagay po sa ating portal sa Kaiser. Kasi dapat po lahat po ay tama. Dahil kung meron po tayong mga maling information, iyon po ay kailangan pa nating i-email sa Kaiser para po maiayos, no? So, ito po, it takes time pa rin po para maiayos natin yung mga information natin. Kaya lagi po naming inuulit, no, sinasabi sa mga kukuha ng plan. Dapat po ay active po ang email ninyo dahil doon po dadating ang inyong mga code and password. Okay? At dapat po lahat ng information ay tama para wala pong discrepancy or type error. Okay? How to make a sub-payment? So, meron po tayong option 1 to 7. Option 1 is go to Kaiser Cashier sa Makati and Cebu. Ito po yung sa mga nasa Pilipinas. Option 2, deposit to any Kaiser bank account. So, nandyan po yung mga bank account ng Kaiser. Meron tayo sa BPI, Banco de Oro, BPI, current account number. So, pwede nyo pong screenshot para meron po kayong sariling copy nyo. Okay? So, note. Email the scan or picture copy of deposit slip to support@kaiserhealthgroup.com and customercare@kaiserhealthgroup.com. Indicate the plan's holder name and policy number. Copy furnish your SMD. So ito po, kung meron po tayo mga sub-payment na gagawin, of course, alam po natin na dapat po lahat ng ating mga resibo is meron po tayong kopya. At kung yung mga hindi pa po marunong ng kanilang mga sub-payment, pwede po tayo magpa-assist sa ating mga uplines, sa ating mga MDs, SMD. Okay? Then option 3, pay through BPI Express Online. Log on to BPI Express Online. So nandyan po ang mga kung paano po yung gagawin natin. Option 4, pay to any IMG cashier. Option 5, schedule or issue post-dated checks. Option 6, pay through over-the-counter bills payment facility. Yan nga po, may Kaiser account. And then option 7, pay through online policy management system or OPMS. Ito po yung meron po tayo sa ating portal na mas madali po tayo makaka-access kung tayo po ay ang gagamitin natin is OPMS. Okay? So lahat po ito, meron po tayong discussion dito. Kaya attend lang po tayo sa Zoom anytime po pag may mga updated, okay, about po sa Kaiser at sa IMG para tayo po ay alam po natin kung ano ang ating gagawin. So, do you need to get yourself a long-term healthcare? You don't need a long-term healthcare if kung tayo ba ay sigurado natin na tayo hindi magkakasakit. Sino po ba ang nakakasigurado na tayo ay hindi dadapuan ng sakit, di ba? Wala po. Ito po ay talagang dadating at dadating kung ito po ay para sa atin, no? So yan, if you think you can bring your company's HMO even if you retire, tayo po ba ay madadala natin ang ating HMO pag tayo po ay nawala na sa company or tinanggal tayo sa company? Siyempre, hindi po. Wala pong magbibigay ng HMO sa atin na company natin kung tayo po ay wala na sa kanilang company. If you think your government can take care of your healthcare needs, so ang government po ba, makakaasa po ba tayo sa government
para sa ating mga healthcare needs or mga hospital bills natin. Hindi rin po. Tayo po ang nakakaalam. Tayo po ang dapat na naghahanda, okay? Para sa sarili natin na ating mga healthcare needs, okay? Para pag dumating yung sakit or nagka-problema tayo, lagi po tayong handa sa ating pangangailangan. So, Kaiser Ultimate Healthcare Builder, ito nga po yung ating Kaiser, no? 4-in-1 po siya. Naging 4-in-1. Bakit? Kasi po, nung tayo ay full paid na, syempre, ang pera natin ay nagkaroon na tayo dyan ng mga emergency fund, okay? So, healthcare, to provide your healthcare when you retire or when you stop working. So, sabi ko nga po, ito yung magagamit natin. Depends on the decision you make today, okay? Kung kayo po ay naisip nyo talaga agad na kumuha ng HMO, iyan po ay magagamit natin sa pagtanda natin. Pero kung tayo po ay patumpik-tumpik pa at pasaka-saka na lang, ay iba po yung mangyayari sa atin, sa ating future, no? Sinabi ko na po sa inyo kanina kung ano po yung mga makukuha po nating benefits. Kaya napakaganda po nang meron po tayong Kaiser, lalong-lalo na po kung may mga anak po kayo na pwede na pong i-cover ng Kaiser. Ito po ay napakagandang regalo po para sa kanila. Income protection or life insurance, covered din po tayo dyan. Dahil nga po ang ating Kaiser is 3-in-1 to protect your family if you die too soon. Okay? Emergency fund, money can use for any emergency once the policy matures. So, nagiging savings nga din po natin itong Kaiser. Pag tayo po ay ma-healthy at hindi po natin nagamit ang ating mga benefits, ito po ay babalik sa atin as ating emergency fund. At investment to generate continuing income for you when you retire. Letting money work for you or yung tinatawag natin na passive income. So, ito po yung maganda dito na yung pera na po ang magtatrabaho para sa atin. So, ito po yung ating dalawang bida, no? Na lagi po natin kinikwento dito sa ating mga discussion. Si Mr. Nauna at si Mr. Zakana lang. So, ito pong dalawang magkaibigan na to, dalawa po, different mindset po sila, no? Yung isa po talagang siya ay naturuan na ng IMG at yung isa naman po is pasaka-saka na lang siya. So, si Mr. Nauna, sabi niya sa friend niya, Zach, mag-invest na tayo para meron tayong savings pagdating ng ating retirement stage, no? So, sabi ni Zach, saka na lang ako. Kasi ganda pa naman ang trabaho ko eh. Madami pa naman akong nakukuha ngayon. Madami pa akong gustong gawin, no? So ito, si Mr. Nauna, nag-start siyang mag-invest agad, no? At the age of 30, nag-invest siya ng 29,411. Continuous niyang ginawa yan for 7 years, no? So yung in-invest niya, nasa total amount lang siya na 180,000 something. Pero tumigil na siya, okay? Ang ginawa lang niya, parang pinatulog lang niya yung pera niya doon sa investment niya. So at the age of 50, yung pera niya is naging 583,084. At the age of 60, naging 1.5 million na yung pera niya. Ito naman si Mr. Zaka na lang, no? Naisip din niya na mag-invest pero na-late siya ng 5 years. So nag-invest siya ng age of 35 niya. The same amount din po, 29,411. At nag-invest din siya for 7 years, no? So, at the age of 55, pareha yung nakuha nila, 583,084. Pero at the age of 60, ang pera lang po ni Mr. Zach is naging 939,063. So, nakikita po natin dito yung difference. Napakalaking difference po, no? Halos nasa 600,000 din po yung nawala, di ba? So dito po lagi naming sinasabi, no? Mas maganda po mag-invest ng mas maaga para mas malaki rin po yung interest ng pera natin na makukuha natin sa ating projected time natin o yung projected goal natin. At yun nga po, dito po napakalaking difference po, no? Pag laging inaano natin yung pinapasaka-saka na lang natin lahat ng bagay, no? Or yung procrastination. So, dapat ito po yung ating baguhin sa buhay po natin para makita natin agad yung pagbabago natin at hindi tayo
laging magtatrabaho habang buhay para lang sa pera, no? Dito tinuturo po sa atin na yung pera pwede naman pong magtrabaho para sa atin. Okay? So ito po yung mga email na pwede po nating i-email yung ating mga concerns about Kaiser. So pwede po natin siyang i-screenshot. Nandiyan po yung mga different concerns na pwede po nating i-email sa kanila para po sa ating mga problema. I-screenshot nyo na lang po para meron kayong sariling copy. Good news! Okay? So, Kaiser Customer Care is now 24/7. So, ito po, kung meron po mga nag-i-email, no, na hanggang ngayon ay wala pa pong mga email na response na dumadating. So, pwede nyo na po silang tawagan din po, no, on the spot para po mas madaling maayos po yung mga concerns ninyo. At syempre po, alam naman po natin ang paghihintay po ng email minsan ay talagang matatabunan na rin po yung ating mga email kung hindi rin natin mababasa. So mas maganda po, direct na po natin silang tawagan para sa ating mga concerns. Okay, so Kaiser Medical Center, meron na po tayong 10 Kaiser Medical Center nationwide sa Philippines. So makikita po natin yung mga address kung saan po sila, sa Makati, SM North EDSA, Robinson's Galleria, Mactan, SM Seaside Cebu, F sa Cavite, Robinson's Manila, SM Santa Rosa, SM San Pablo, SM City Cebu. So, based on my source po, ngayon pong 2020 is magkakaroon pa rin po ng another 10 Kaiser Medical Center. Okay? So, napakaganda po. Parami lang po ng parami ang ating mga Kaiser Medical Center para po mas makatulong po sa atin, mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa nasa Pilipinas. Sabi nga po ni Ms. Sharon Cuneta, ang ating brand ambassador, kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. So ito po ang ating Kaiser Medical Center. So yan, SM San Pablo, SM North EDSA. So totoo po talagang may Kaiser Medical Center, no? Hindi lang po sa salita yan. Kung pupuntahan po natin yan sa mga designated place po nila, totoo pong may Kaiser. Okay? So, final test of a good health care. So, yung ating pong Kaiser is my short-term health care. Habang tayo po ay nagbabayad, magagamit na po natin ang mga benefits natin. And then, sabi ko nga po is my life insurance coverage din po tayo. Para in case what happened to us, na bigla tayong kinuha ni Lord, tayo ay may protection para sa ating family. And then, savings and investment, na yung pera natin na ibinayad is on the 8th year, nag-i-invest na po yan. Continuous investing lang po. Okay? At long-term healthcare na magagamit natin sa ating pagtanda beyond 60 or kahit abutin pa po tayo dyan ng 100 years old. Basta meron po tayong fund kay Kaiser, tayo po ay covered. Okay? So, which situation would you choose? Alin po bang gusto natin dyan? Yung nasa kaliwa or nasa kanan? Ako po, syempre, gugustuhin ko po yung nasa kaliwa. Ako po ay, syempre, kung tayo po ay ma-charge sa hospital, no? Syempre, kailangan nating magpagaling. Okay? Kasi kung sa kanan po yung makikita natin, tayo po ba makaka-recover sa sakit natin kung sa isang kama ay tatlo po ang nakahiga? Di syempre po, baka lalo tayo magkaroon ng sakit. Di po ba? So, dapat paghandaan po natin. Ang best investment nga po, simulan natin sa long-term healthcare, no? While you are still young and healthy. Kasi nga po, ito'y magagamit naman po natin sa ating pagtanda. Okay? So, never stop chasing your dreams. Life can take you from zero to hero in a fraction of time. So, ito nga po. Wag po tayong titigil sa pagkamit po ng ating mga pangarap, no? Lalong-lalo na po kung ito'y makakabuti para sa atin. Sa buhay po natin, talagang lahat naman po tayo ay nagsisimula po sa zero o wala. Lalong-lalo na po kung tayo po ay magbabago, no?
kung tayo po ay from spenders to savers. Talagang zero po tayo dyan. Pero in a fraction of time, tayo po ay mabibuild po natin yung tamang financial foundation natin. Okay? At i-apply po natin to sa buhay natin para pag tayo po ay naging secured at tayo po ay gumanda yung buhay natin, tayo naman po yung makakatulong sa pamilya natin, sa friends natin, sa mga kakilala natin, para mabago din po yung buhay nila, okay? At tayo po yung makatulong sa kanila para mabago yung kanilang pananaw sa buhay, okay? So, thank you po. Dito na po nagtatapos ang aking discussion for today about Kaiser. Sana po may natutunan po ang lahat. At muli po ang inyong Marketing Director of Milan, Floren Jocadin. So maraming salamat po sa lahat po ng nakinig. At attend lang po tayo ng Zoom every time po na may magdi-discuss para po madagdagan po yung ating kaalaman, okay, sa ating mga IMG products. Okay, thank you po. Okay, thank you very much, MD Floren. So, welcome po sa ating mga participants, sa ating mga new guests po dito. I hope marami po tayong natutunan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon po natin ng healthcare. So, ngayon po, sa mga may katanungan po, may mga gustong linawin po, meron pa rin naman po tayong time para po masagot po ang ating mga katanungan. So, pwede po kayong mag-chat or mag-unmute po, no? Hello po. Hello po. Good morning, Ma'am Jules. Good morning po, Ma'am. Ako po ay may hihingi lang clarification about po dun sa extended period po natin. Just okay, in case po ba na dun ka magkasakit during our extended period, may additional hospital benefit limit po ba tayo?